Sumayin niyo ang Panginoon. Magandang araw po sa inyong makatanglaw. Ito pong ating pagninilay sa salita ng Diyos na nagbibigay taglaw sa ating buhay. Ngayon po ay 30 ng Hunyo at ating ginugunita ang unang mga martir doon sa Roma. Ang ating pong mabuting balita ngayong araw na ito ay hanguin natin mula kay San Mateo, Kabanata 8, mga talata 23 hanggang 27. Sa mabuting balita, sumigaw ng saklolo, Panginoon, sapagkat mamamatay po tayo. Sa pagkakataong iyon po, sila ay naglalakbay, ang mga alagad kasama si Jesus, na para bang si Jesus ay natutulog at di alintana sa kaniya. Ang lakas ng daluyong ng alon at ang lakas ng hangin, natatakot ang mga alagad ni Jesus. Kaya naman sinabi niya, bakit napakaliit ng inyong pananampalataya? Noon din ay sinabi ni Jesus, tumigil ka. At humina ang hangin, kumalma ang dagat, at namangha ang lahat ng mga alagad. Ang sabi na, sabi nila, anong klaseng taong ito? Maging ang mga kalikasan ay sumusunod sa kanya. Mga kapatid, pagnilayan natin ngayong araw na ito yung sigaw ng mga alagad sa kanya. Panginoon, saklolo, mamamatay tayo. Tanungin ko po kayo, kailan kayo huling sumigaw ng Panginoon, saklolo, Panginoon, tulong po. Sa maraming pagkakataon, sumisigaw tayo ng saklolo, Panginoon, tulong po. Sa mga pagkakataon na yung ating kaaway o yung ating problema ay mas malaki kaysa sa atin. Sa mga pagkakataon na tayo ay wala nang magawa at sa mga pagkakataon na tayo ay naliligaw, litong-lito na tayo na kung saan ang huling kakapitan natin ay walang iba kung hindi ang Diyos. Pero sa mga pagkakataon na pakaramdam natin, naku, sisiw lamang to, kayang-kaya ko ito, hindi natin nakikita ang ating Panginoong Diyos. Nakikita natin siya sa mga pagkakataon na walang-wala na tayo. Sa mga pagkakataon na tayo ay suko na, pagod na pagod na. Ika nga ay, we exhausted everything that we could. Pero, wala pa rin. At ang tanging makagagawa na lamang ng paraan ay walang iba kung hindi ang Diyos. Pero mga kapatid, ito sana ang maging habit natin bilang makatoliko, maliit man o malaki, tumawag tayo palagi sa Panginoong Diyos. Hindi yung kung kailan tayo tatawag sa Panginoon, kung kailan wala na tayong magagawa. Para po lamang, pagka kami may mga sick call, ano ho, sa mga may sakit, ano, kailan nila tatawagin ng pare? Kapag ka naghihigalo na, kapag ka malapit ng mamatay at wala na silang magawa. Hindi ba't ang Diyos, sa simula't simula pa lamang, inio-offer na niya ang kanyang sarili? Sa ating kalakasan, naandyan ang Diyos. Pero hindi natin napapansin. Kailan natin tinatawag ang Diyos? Sa panong tayo hinang-hina na. Sa ating kaligayahan, napapansin ba natin ang Diyos? Hindi. Sa kalungkutan, doon natin tinatawag ang Diyos. Sa mga pagkakataong tayo ay masaya't kasama natin ang maraming tao, naalala ba natin ang Diyos? Hindi. Pero kapag tayo nag-iisa at nalulumbay, pakiramdam natin tayo iniwanan na ng lahat, doon natin naalaala ang Diyos. Mga kapatid, in sorrow, in joy, in loneliness, and in being with people, in good health and in sickness, sana at all seasons of our lives, we have to say, Lord, help me. Because God's help will always be there. No matter how simple, no matter how easy, how difficult, how complicated our lives may be, sana makita natin at mapagtanto natin, kailangan natin ng Diyos in every day of our lives. Araw-araw, tawagin ang Diyos at tiyak ako, hindi niya tayo pababayaan. Gisingin natin palagi ang Diyos. Bagamat hindi natutulog ang Diyos, ang ibig ko lamang pong sabihin ay pukawin natin ang ating damdamin upang mapagtanto natin kasama natin ang Diyos in this perilous journey of our lives. Magandang araw at pagpalain po kayo ng Diyos.